everyone, good morning. Yes, welcome back dito sa aking channel. So, dito na ako sa house. Yes, umihiga lang ako kasi sarap ihiga. So, maya-maya, mag-open ako ng store. So, now, kasi nga, diba, uso na yung, ano ngayon, uso na yung dengue, diba? So, marami ng lamok. At saka yung langaw, kasi yun yung, kasi dun sa tinitirahan namin. Sobrang daming langaw, at saka lamok, ah. So, may nakita ako sa Facebook na dapat, ma-prevent mo daw yung lamok. So, mas okay na yung lamok. Kadiri naman yung langaw, pero kasi yung lamok, mas siya, delikado siya kasi nga dahil sa dengue. Dito nga sa Cebu is, siya, parang epidemic na, parang ganun yung dengue dito. So, marami na talagang nagkaka-dengue. So, kahit anong gawin natin, hindi natin alam kung paano natin ma-prevent kasi wala na yung kapataan ko is nagpa sila yung fog para may chemical na pang spray, hindi naman daw mamamatay yung lamok doon. Yung lamok is malilipad lang kahit saan. So ayan mga langga, pasensya na po, to lang aking video kasi nalulubat ako. So pero ayan, nakasalpak na siya sa power bank ko. So now may mabisa daw, yun nga. Kasi yun nga, nasabi ko naman, di ba? Yun nga, yung sa, di ba, noon na may nag-spray para daw mawala yung lamok. Pero hindi naman siya nakamamatay ng lamok. Parang pinaalis mo lang yung lamok. Pero kawawa naman yung mapupuntahan ng lamok na yun. Kasi di ba, kung may nagdadala doon ng sakit na dengue, di ba? So, may mga lumalabas na din yung yung tinatawag na incense. Yes. Actually, meron din ako doon sa bahay namin. Meron akong incense. So, sa gumagamit, yes, talaga siya, nakamamatay ng lamok. Pero, isa lang yung kinababahala ko kasi yung amoy niya, tapos nasa loob siya ng namin, tas pamasisinghot namin. So, parang nabahala din ako, baka may effect din sa kalusugan namin kasi nga yung sa amoy niya. Tapos, pero still continue, parang naglalagay lang ako doon, nagsisindi lang ako ng incense pag yung wala kami sa bahay, pero hindi naman yung marami, isa lang, pero nilagay ko naman sa safety na lugar na sa parang lababo yung ng tubig dun siya, so sakaling nang mangyari, so may tubig na nakaabang, so hindi na siya so wala talagang cloth or anything na makakos ng fire dun sa nilalagyan ko. So yun, ito nga may lumalabas na another option, siya mo tawag nun, another DIY parang ganun na prevent daw ng lamok. Actually, ginawa ko na dun sa bahay namin kagabi, ginawa ko na siya. So tapos pag sindi ko ng gabihan, so tulog na kami. Pagka umaga, dami na kasing langaw. So, ayun, gagay na ako ng incense. Isa lang incense. So, ayun. Para, sa langaw kasi marami kasing langaw. So, gagay na ako ng incense. Tapos, may mga lamok. Pero, unlike sa yung paglagay ko ng incense noon na maraming lamok. So, yun, parang dalawa lang yung nakita kong namatay. As in, namatay dahil sa incense. Pero yung sa
ito, hindi ko alam kung mamatay ba yung lamok sa ganyan or parang i-away mo yung lamok. Hindi ko alam din. So, yun nga, ito nga yung nag-viral sa Facebook ngayon. So, pakita ko sa inyo kung anong gagawin, ha? Okay, sige. Hindi natin matatagalin pa. Mahaba na. So, yan. Yan na siya mga langga. So, ito na, ready ng ating water. So, pusin siya, may salamin doon. So, ayan. So, ito na yung ginger natin. So, ayan. So, ang hirap pag walang kamay. Basta itutuhog mo lang yung toothpick dito. So, tuhog ko muna. So, ayan siya mga langga. Nakatuhog na siya. So, dito ko lang nilagay sa bandang ibabaw kasi sabi daw nila na dapat yung tip nung ginger, ano sa Tagalog ng ginger, basta ilagay ko lang dito. dito, tip dito, dapat malublub dun sa tubig. So, yung water ko hanggang dito siya banda. So, malulublub talaga itong tip na to dyan sa water. So, ganito dang paglagay. So, ganyan. Ayan, nalublub siya. Nalublub ba siya? So, nalublub na siya, guys. So, ganyan siya. So, ayan. Ganyan lang daw yung gagawin mo. Ano daw, papalitan nyo, mano to, 1 to 2 weeks, tapos palitan mo naman yung water at saka itong ginger. At saka yung toothpick naman. So, ayan siya. So, hayaan mo lang daw siya dyan na ganyan. So, ito na mga langga. So, ilagay ko lang dito sa room or tsaka sa room ng father ko siguro kasi maraming lamok doon. So, ayan, hayaan lang dyan. So, 1 to 2 weeks palitan tong water at tsaka itong ginger. At tsaka yung toothpick naman, syempre. So, palitan daw to. So, hayaan mo lang ilagay doon. Pero, ilagay nyo daw to sa pa hindi maaalog na lalagyan kasi baka matapon yung water. Yan. So, ito na mga langga. Tingnan natin kung effective ba. Pero, try nyo din kung ano. Kasi, ano lang naman, water at tsaka. So, yan. Okay. So, ayan mga langga, pasensya na may Diyos. Continue lang yung video natin ngayon. So, pinakita ko lang sa inyo kung anong isa sa mga, parang sabi kasi nila effective daw. So, tingnan natin. So, ayan, sana matulong naman ako kasi gusto natin, alam naman natin na tayong lahat gusto natin na mawala yung lamok. Kasi yun nga, hindi natin alam na yung lamok na yun is nagdadala ng dengue, di ba? So, para ma-prevent natin, so, ayun, may nakita ko sa Facebook, so, nag-viral siya, so, share ko sa inyo. So, sana effective, di ba? So, that's it, mga langga. Yan yung mga video natin. Sana makatulong itong munting video ko. Yeah, so, thank you so much for watching. Hope you like this video. Please share this video para malaman din ng iba. Diba? Tapos, don't forget to subscribe. Tapos, click yung bell down below para ma-notify naman kayo na may bago naman akong video. So, I love you mga langga. See you in my next vlog. Bye!